Pangalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay tinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. At sa ating pong pagtatapos o konklusyon, hinggil po doon sa dalawang saksi na nakasulat sa Revelation 11:3 ay sino po ba ang tinutukoy ni Juan na dalawang saksi? Ano po? Atin pong basahin at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loob ang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na siyudad. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kandiliro na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ang sino man na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig, lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ang sino man na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ng lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka natapos na nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin. Yung pong dalawang saksi. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. So kung ilalagay mo, literally, Jerusalem mo ito. 9. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan, at ang mga angkan, at ang mga wika, at ng mga bansa, ay nanood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. Ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga galak tungkol sa kanila at mga tutuwa. At sila'y mga papadalhan ng mga kaloob sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y nangagsitinding at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nilang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito," at sila'y umakyat sa langit ng sa isang alapaab at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10% bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay nangatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Nakaraan na ang 2 pagkaaba, narito nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. Marami po ang nagpaliwanag nito, iba-ibang reliyon. At isa na nga po rito ay ang Operian Heritage Conservatory na di umano yung dalawang saksi ay ang Russia at ang China. At marami pa silang mga ginawang paliwanag hinggil sa Revelation. Ano po? Ano po ba naman ang paliwanag na kasulatan? Yung pong binasa natin, yun na po yung paliwanag na kasulatan. Kasi po ang ginagawa ho ng marami, nagbibigay sila ng sariling paliwanag para masabing matalino at may alam. Kaya lang sa hindi po nila pagkaunawa, ito pong Revelation ay Book of Symbols. Ibig sabihin, figuratively, symbols na hindi mo pwedeng gawing literal. Ano po? Paano natin sasabihin hindi mo pwedeng gawing literal? Tinan po ninyo,
Dito sa 5 nakalagay, at kung nasain ng sino man na sila ipahamak ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. So, tsak, ito hindi literal ho ito. Oh. At lumalamon sa kanilang mga kaaway. Siguro ito ay napapanood lang natin doon sa mga movies. Eh, tsak, hindi ho ito literal. No? Yeah. At isa pa ho ay itong 11 at pagkatapos ng tatlong araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. Doon sa dalawang saksi, at sila'y nangagsitindig at dinadna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Hindi rin po pwedeng maging literal ito sapagkat yun hong laman at dugo ay hindi magmamana. Eh kasi kung titinan po natin ito, binigyan sila ng hinga kasi namatay ho sila eh. So sa kasulatan, hindi ho ganun. Yun hong galing sa alabok, babalik yan sa pagiging alabok. So bilang konklusyon ho dito, hindi ho tayo po pwedeng magkaroon ng iba pang paliwanag maliban doon sa ating binasa. Sapagkat maging si Juan, hindi niya binigyan ng pangalan yung dalawang witness o yung dalawang saksi. Oh. Wala siyang ibinigay ho eh, na pangalan. So, bakit natin bibigyan ng pangalan? Ano? Oh. Diyo ba? Kaya mahirap pong magbigay ng paliwanag sapagkat magiging espekulasyon mo lamang yun. Oh, so magkakaroon ka ngayon kung katulad ng Opiria na binigyan nila ng paliwanag na yung dalawang saksi ay ang Russia at saka China, eh salot ang aabutin mo niyan sapagkat yung magdagdag eh nakalagay din naman dito sa Revelation eh, sa katapusan ng sa 22. So, oh, tingnan niyo. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, ay Revelation pa man din yan. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hula ito ay aalisin ang Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So, hindi mo pwede palang dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan yung bagay na nangasusulat. Eh bakit mo nilagyan ng pangalan yung dalawang saksi? Doon sa mga marami pang nagbibigay ho ng paliwanag dito sa Revelation. Di ba? So bilang pagkatapos o conclusion nga po, ay hindi tayo magbibigay ng anumang uri ng paliwanag kundi bagkos, binasa lang natin kung ano yung nasusulat. Tatandaan po ninyo na ito ay hindi literal. Kaya walang sino man na pwedeng magbawas, pwedeng magdagdag. Hindi yung literal siya eh. Tingnan ninyo, kung halimbawa, katulad nung 11-1, at binigyan ko ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindi ka, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang gambana at ang mga sumasamba doon. Alin ba yung templo na yan? Kung ilalagay mo literally, nung unang siglo, yun po ba? Yung sinasabing templo ng Diyos. So, maraming po pwedeng paliwanag, kaya lang, hindi na tayo magiging katulad nila na nagpapaliwanag doon sa kanilang doon sa salita o doon sa sinabi ni Juan. Ano? Hindi na. Eh kasi mahirap po eh. So hindi ho tayo magdadagdag, hindi ho tayo magbabawas. Kung ano yung nasulat, di yun lang yung nasulat. Para lagyan natin ang pangalan itong dalawang saksi na ito. Kasi ang dami ho eh. Nagsabi dito si Moises, si Enoch, si Elias. Ang dami yung mga aral ho eh. Ano? Kung sino-sino ang sinasabi nila.
Eh, sa atin, oh, bilang nagbasa lang, nakita naman natin na wala naman talagang pangalan at maging suwan, hindi rin naman naglagay ng pangalan kung sino yung dalawang saksi. So, dapat, as is veris lang. Kung ano yung nabasa natin, yun lang siya. Okay lang na hindi tayo tawaging matalino, marunong. Ano? Kasi hindi nabigyan ng pangalan yung dalawang saksi. Si Juan nga, eh, hindi niya binigyan ng dalawang pangalan yung saksi. Hindi ko ba? Ayun. O, mga, ito po ang ating pinag-aralan na ito para lamang pamalian yung sinasabi ng opinion o ni Mr. Narrator na di umano ang dalawang saksi ay China at saka Russia ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking pagkakamali yun. At tatandaan po natin ang mangyayari sa kanya ay padadalan po siya ng salot gaya ng nakasulat o nakasaad doon sa 22:18 ng Apokalipsis. O yan, tingnan ninyo. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ano po? O ayan po. Kaunting kalaman sa kasulatan. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat.